Hello mga kambisyosa, welcome back again to my channel. So ayan, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng video dahil medyo busy ang inyong ambisyosa, kaambisyosa. So ayan, sa mga nanonood, so mag-like and subscribe na kayo. Subscribe na kayo sa aking channel. So ayan, for today, magluluto tayo ng simpleng recipe, diba? Dahil naka-home quarantine tayo. So i-share ko sa inyo yung aking recipe for today. Ano yan? And ayan, for today, ito lang yung ating sangkap. So, meron tayo ditong bawang. Tatlong butil ng bawang. Tatlong butil ng bawang, mga kambisyosa. Sibuyas, refolyo, at saka noodle. So, ayan. Katas ng relief. Galing po ito sa relief. So, ayan. Dahil nasa home quarantine tayo, mahirap bumili ng ulam. So, ito lang. Diba? So, sasamahan ko siya ng refolyo. So, iwain muna natin yung bawang. So, iwain na natin itong mga sibuyas, bawang sibuyas. And, ilagay natin siya sa isang dalagyan. And, ayan, nahiwa na natin yung sibuyas at saka bawang. Oops, nalaglag. So, ilagay natin siya dito. Then, ito ng repolyo, hiwain na natin siya. So, ito yung simpleng recipe lang. Kung nasa bahay ka, pwedeng mo itong gawin. So, para naman, ano, itatransform natin yung noodles para hindi naman buwias. Ayan. And, ayan, welcome to my munting kusina. So, ito na, naka-prepare na, di ba? Ang puti ng aking kawali. So, ito na yung refolyo. Nahugasan ko na siya. And, nahiwa ko na yung sibuyas, bawang, and then ito yung ating noodle. So, ayan. Umuusok na yung ating kawali. Saligyan natin siya ng mantika. And, lagyan na natin yung bawang sibuyas. Ayan, halu-haluin na natin. Bawang sibuyas lang po, and then, after na to, pag may gumapula na, lalagyan na natin yung repolyo. Kahit di nyo na po siya lagyan ng patis kasi, o yung pampalasa. Kasi ang magiging lasa na to, ang magiging pampalasa na to, yung ingredients ng noodles. So, ito. So, yan lang po. Simple ang recipe. So, pwede nyo gawin sa bahay ang pang-ulam. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, naka-home quarantine tayo. Sobrang easy lang, di ba? Lagay na natin yung refolyo. Ngiti-ngiti lang po. So, hinagasan ko na yung refolyo na yun. Cut nyo lang yung repolyo, depende sa gusto ng size. Hindi naman magre-reklamo yan. Ayan. So, haluin lang natin. And, syempre, lagyan natin siya ng konting sabaw para, syempre, sa mga bata. Wala na tayong sahog kasi dahil walang work, no work, no pay. Tipid-tipid tayo ngayon. Ayan. Takpan natin siya. And ayan, lagyan natin siya ng sabaw. Kahit isang baso lang. So, pwede pang dalawang baso. Isang basong tubig. Ayan, halu-haluin lang natin. So, buksan na natin yung noodles. Ito yung noodles. Chicken, diba? Galing sa relief. Thank you.
tsura niya. Intayin lang natin siyang lumambot. So, haluin natin para mapailalim yung noodles. So, medyo malikot yung ating camera. Ako lang din kasi humahawak. So, ayan mga kambisyosa, yung gusto kong bagay simple lang naman to. Pero, syempre, dahil nagtitipid tayo ngayon. So, ayan lang. Pwede na yan. Para hindi naman pure na noodles lang yung ating kakainin. So, hintayin lang natin siyang lumambot, kumulo. And then, ilalagay natin yung ingredients. So, ready to eat na yan. Takpan muna natin ang mga at least 2 to 3 minutes. Lagay na natin yung ingredients. So, ito na yung pampalasa niya. Hindi nyo na kailangan lagyan ng kung ano-ano pang pampalasa kasi ito, malasa na siya. So, yan lang. Wala nang ibang sangkap. So, haluin ulit natin. Yung pansit canton mga kambisyosa, pwede rin siya. Pansit canton, pero syempre walang sabaw yun. Style lang siya na pansit talaga. Syempre, pansit niya. Oops, so, ayusin natin kawali. Ayan, hintayin lang natin siyang maluto. Lumambot yung noodles, and then okay na siya. So, ayan mga kambisyosa, ready na yung ating recipe for today. So, Lucky Me chicken or kahit anong noodles pwedeng gamitin. Basta yung mga may sabaw na noodles. So, ayan. Lagyan nyo lang ng repolyo. Kahit anong gulay po pwede yan. Mag-experiment lang tayo. So, ayan. Kambisyoso, kung bago pa rin sa aking channel, mag-subscribe ka na. And then, mag-like nyo na din. So, ayan. Itong recipe natin for today. So, pwede na siyang iyo lang. So, thank you po.